gugulan ako sa stock ko na to kasi di ko alam kung naglilimlim ba siya ng itlog kasi ganito yung eksena niya. Lulukob siya dyan ng maaga mga kabayan. Kunwari mamayang hapon, pupunta na siya dyan. Pagkatapos pagpunta niya dito, umaga na siya aalis. At minsan mga kabayan, binubuhat ko pa siya. Pero hindi pa siya naglilimlim. Pero grabe yung balahibo niya, oh. Na inaano. Para siya naglilimlim. Nakakaano nga lang kasi broody. Nag-aano siya. Kumbaga naglilimlim ba siya? Magulo kasi nangingitlog siya. Tapos naglilimlim siya. Nakakita niya mga kabayan yung balahibo niyang kapal na, oh. Ayan, oh. Kaya di ko nga alam kung ano ba, naglilimlim na ba siya o ano. Kasi, nangingitlog pa rin siya, pero ang tagal niya naglulukob. Buti na nga lang mga kabayan, wala akong issue kasi yung mga itlog na ito talaga ay wala pong magiging similya kahit anong mangyari mga kabayan. Napaka-imposible po magkasimilya yan. Yung itlog niya mga kabayan nasa 15 piraso na. Dahil mabait tayo, babawasan natin mga kabayan, luluto natin. Kukuha akong 2 piraso. Pero malakas mga agat ito mga kabayan eh, kaya hindi ko na mabibidyohan, pero ayun, itlog sa baba. Kasi ang lakas mga agat. As in, oh. Oh, tenyo. Oh, ganyan siya. Oh, tenyo, kakapit, oh. Ang kapit lang. Galit na galit sa aray. Oh, ganyan siya, kakaano. Nanggigigil nga ako. Minsan, namumula yung kamay ko pag kinakagat niya kasi ang lakas niya mga agat. Ano yung mga itlog yung mga kabila, ayun, oh? Yan. Ayan yung itlog niya. Nakikita nyo ba mga kabayan yung itlog niya? Ayan o. Oh. Nakatago. Tapos ang dami niya balahibong nilalaga sa katawan. Sabi ko, yung ganito kasi, yung mga muscovy natin na ganito kung maglagas, naglilimlim na. Eh siya, naglilimlim siya, tapos plus itlog. Ang gulo. Pero malilit pa rin itlog niya mga kabayan. Matagal pa yung bago ma-improve. Sabi ko dati gusto ko siyang ibenta, pero sabi ko ngayon ayoko na. Ang gagawin ko sa kanya mga kabayan, ganyan na lang, ista ko siya dyan, iwanan ko siya dyan. Tapos kung gusto niya mangitlog na mangitlog, sige lang, okay lang sa akin. Tapos magagamit ko naman kasi itlog niya mga kabayan, iluluto ko na lang. Para may supply na rin ng itlog araw-araw. Bahala siya kung ano gusto niya gawin sa buhay niya, maglimlim, magitlog, bahala siya. Ganito kasi yung crossbreed, kalimitan po sa mga mallard duck o yung itik na tinatawag natin, itik pateros, ay hindi po talaga siya naglilimlim. Meron mang naglilimlim, napakadalang po, sobrang dalang. Kahit sa peckin duck, ganun din po. Di tulad ng muscovy, naglilimlim talaga sila. Kasama talaga sa kanilang karakteristik ang paglimlim. Pero sa mga to ay hindi. Gagawin ko mga kami, magbabasa ng itlog. Kuhanin natin itlog. Babawasan natin, luluto natin. Nakaraan mga kami, nagluto na rin ako ng itlog ng bibi din. Yung unang itlog ng bibi ko na isa, niluto ko na iba. Kasi medyo maliliit. Nanakawan ko siya na 3 itlog mga kami, luluto natin to. Sorry na lang ha. Sige, mga itlog ka lang, galingan mo. Para iluto tayo. Ay mga kami, medyo maliit kasi itlog ngayon. Yan, tutukan niyo. Maliit mga kabayan, ganun talaga kahit sa mga bibi. Sa anumang sa mga hayop mga kabayan, ganun talaga sila pag unang itlog nila medyo maliliit. Tapos habang tumatagal, nas na-improve yung sukat. Tiyara, may nakuha tayong 3 itlog. Pag nanakaw ng itlog lang. Mga kabayan, okay lang, may supply tayo. Tsaka ito sana mag-itlog na rin yung manok natin dito. Ito, sana lang mag-itlog. Yeah. Organic yung lutoy natin na itlog. Diba? Sabi ko parang gusto ko na mag-alaga ng manok. Sa kabilang banda rin naman gusto ko mag-alaga ng manok. Para may pagkukuha na tayo ng itlog mga kabayan organic. Hehe. Siguro mga kabayan sinasabi ano, 3 itlog sa isang araw. Parang gusto ko masubukan yon. Kaya gusto ko mag-alaga pa ng manok na kukulong ko na lang. Tapos, ayun, papakainin ko ng mga dahon-dahon kung ano-ano pwede pakain. Sa mga kabayan, inisip ko na yun, tsaka nakaraan pa. Nasabi ko parang okay, gusto ko ng mag-alaga ng manok sa madaming tubig. Para lang magkaroon ako ng supply ng itlog mga kabayan araw-araw. Kasi masustansya po ang itlog, lalo-lalo na kung organic. Yun po ang mas sinasabi na dapat gamitin natin kasi masustansya po yun. Organic na itlog. At yung bibi ko na yun mga kabayan. Nasya naman ako mga kabayan sa nangyari ngayon kasi yung crossbreed na yun, parang di ko alam kung ba't di naman siya ganun kabaho o baka mamaya sanay na yung ilong ko sa amoy nila kaya hindi ko na nasasabing mabaho sila. Tapos ano, ayun nga yung ano ko pinaproblema ko ngayon, sabi ko, ano ba, naglilimlim ba siya o ano?
Kasi minsan, ang tagal niya taglaga mga kabihin kung ikukumpara natin sa ugali ng ano. Magkumpara natin mga kabihin sa ugali ng mga ibang ano, ng muscovy. Ang muscovy kasi, kalimitan talaga, naglulukob lang sila sa kanilang pugad para mag-ready sa pangitlog ay umaga. Tapos may isang akong inahin mga kabihin na maagang-maaga. Maagang-maaga mga kabihin, nandun na siya sa kanyang pugad. Ito mga kabihin yung inahin dito, papakita ko isang inahin ko. Kung saan napakaaga niya po sa kanyang pugad at nagiging problema ko doon ay maraming itlog ang mabubugok. Ito mga kabihin, isang inahin na to. Yan. Ito mga kabihin, ito. Pag ginayaan ko siya, hapon pa lang mga kabay, mga alas isang hapon na sa pugad na yan niya, nakalukob na siya. Ito naman, okay lang to kasi nagpupunta sa pugad to mga kabay, ay ano na, tawag doon tanghali. Tanghali ba? Hindi. Pupunta siya sa pugad niya mga kabay maaga na mga alas 4, ganun, nakakapangit kulis siya alas 4. Tabang ito naman ay ganun sobrang aga. Tapos ayaw ko nga mga kabay kasi nga, pag na nagkaroon ng tamang temperatura itlog, magsisimula na po silang mabuo, eh, nangitlog pa siya, iwanan niya ng ano yun, 12 hours? Oo, 12 hours yung iwanan mga kabin yung itlog. Ibig sabihin, ang mangyayari sa mga season na nagsisimula ng mabuo, ay mamamatay dahil lalamigin lang. Dahil nangitlog pala siya, hindi pa siya talaga layer. At ang itlog niya ito mga kabin malalaki. Ito, mga kabin nakita niyo yung itlog niya. Totoo talaga yung kasabihin mga kabayan na yung mga muscovy ay malalaki mang itlog. Kahit nakakulong siya mga kabayan, malalaki pa rin yung initlog niya. Asa na ba? Initlog niya kanina ng umaga. Ito. Ay mga kabayan, malaki. Pero iba pa rin talaga pag nakagala mga kabayan. Hindi isang katotohanan doon. Iba pa rin pag nakagala yung mga bibi natin. Ito mga kabayan, marami na ng itlog niya. Ayan. Tapos yung isang inayin ko dito, marami din itlog na nilimliman. Ayan o. Oh. Ito nga ba yung itlog din. Ayun sa kupin ito mga ibang itlog eh. Yan. Ito mga kabayan may mga itlog din yan. Marami din yan. Tapos ito. Tapos mga kabayan sa taas. Ayun yung crossbreed natin. Na magulong kausap. Tapos nandito yung mga breeder. Nakatali pa rin. Mamaya mga kabayan papakawalan ko itong mga lalaki. Kasi papa... Kailangan maligo mga kabayan mamaya. Kaya ayan, papakawalan ko 'yan. Tapos meron pa tayo mga kabayan dito. Ayan. Naka-clip mga pakpak nila kasi nagbabagsakan. Tapos isang isa lalaki mga kabayan na inabangan ko na sabi ko sana lumaki ng maayos. Ay ito mga kabayan. Wala pala siyang tubig. Tumigyan ko na kayo. Ito mga kabayan lalaki, matangkad siya. Charing! Sobrang ang makakatawa na kasi matatangkad. Ganun talaga yung mga lalaki mga kabay. Matatangkad yung kanilang sukat. Hop. Tapang ng babae na to. Hindi ko alam mga kabay bakit yung buntot nila napuputol. Parang feeling ko pinagpuputulan nilang buntot yung mga kasama nila mga kabay. Kahit dito sa kabila yun. Kailangan ko pa pala tubigan ito mga kabay. Kuhaan natin tubig. Alam nyo ba mga kabay? Yung inahin na to, meron siyang itlog sa puwitan. Eh mga kabayan, meron itlog sa puwitan yan. Yung inahin na yan, yung nabili ko dati. Kaso nga lang, hindi niya pa nilalabas. Nasa katawan niya pa rin mga kabayan kasi wala pa siyang nakikitang pugad siguro. Hindi ko alam pati pa siya nakakaramdam ng pangitlog. Napapaisip nga rin ako dyan mga kabayan sa isang inahin na yan. Sabi ko, ano, kaya mo pa? Kaya mo pang hawakan yung itlog na yan. Kasi diba mga kabayan, nagpaluin dila ako sa mga bibi ko ngayon. At kailangan nila magtubig dahil wala na po silang tubig. Sa susunod mga kabayan, magtatabi ako ng container para sa kanila. Ito yung problema mga kabayan pag nagluluyang dilaw ka. Medyo ma-hassle dahil syempre, konti-konti lang. Pero okay lang dahil... Ito yung best na kami ko ng bobo ko dito. Sige te. Tapusin ko lang, sige te. Ako na, maamin na ako dito talaga. So bakit naiulo ko dito? Mga kabayan, ganyan lang muna. Para maayos yung pagkakainom na ng luyang dilaw.
at dito na sa kabila. Ito na nga to. Kayo din, oh, mag-inom na kayo. Tapos, kailangan ikot-ikot natin para kasi yung luyan dilaw sa kabilang side. Para mainom nila ng maayos, mga ka-behind. Ganyan lang, mga ka-behind, yung araw natin ngayon. Pinakita ko lang sa inyo na magluluto ko ng itlog ng crossbreed. Pinaluto natin yung itlog at mag-almos na tayong umaga, mga ka-behind. Ito ulam natin ngayon. Siguro ako na yung tao na pag kumakain medyo madrama pagdating sa pagkain, mga ka-behind, at ready na yung pagkain natin. Kasi minsan pag off ko, mga ka-behind, gusto ko na dinadamdam yung pagkain. Itlog ng crossbreed, mga ka-behind. Tingnan natin yung laman. In fairness po, anong kapal ng pinaka shell, mga ka-behind, sobrang kapal. As in, magandang klase yung pinaka shell. Kasi unang itlog pa lang, mga ka-behind. Mga ka-behind, kaya makapal lang mga shell. Tsaka medyo makapal talaga ang shell ng mga bibi kaysa sa ating mga alagang manok, mga ka-behind. Tingnan nyo. Ay, mga ka-behind, ito yung itsura niya. Nakita nyo ba? Yan. Tapos muna tayong toko dito, mga ka-behind. Gato lang, pag nag-almas ako minsan, mga ka-behind, dinadamdam ko talaga almusal ko. Kasi pag off lang naman, di ba madalang lang sa ano natin, pag nasa trabaho tayo, medyo kakain lang tayo talaga ng maayos. Pero dito, mga ka-behind, dinadamdam ko yung bawat ihip ng hangin. Titignan kayo bawat galon ng puno. Kasi mas masarap, mga ka-behind, sa buhay natin na napaka-relax ng ginagawa natin. Kahit sa pagkain lamang, mga ka-behind, maramdaman natin na napaka-alive ng buhay natin, mga ka-behind. At isa yun sa pinaka binibigyan ko pansin, mga ka-behind, minsan pag kumakain ako ay yung ganitong klaseng tanghalian. Tapos nasa ilalim ako ng puno namin ng mulberry, mga ka-behind. Ayan. Tsaka nung balabago. Yung balabago kasi sikat sa Iloilo to, mga ka-behind. At yung mulberry ko naman, medyo nagsisimula na siyang tumubo ulit, mga ka-behind, kasi nakaraan natanggal yung sanga niya, mga ka-behind. Nakakalungkot man, pero ang dami yung sanga nun, tsaka ang dami yung bunga. Tapos ngayon, mga ka-behind, nagsisimula na ulit siyang magbunga. Tapos meron tayong isda dito. Gusto ko isda na ito, mga ka-behind. Ito na alam sa natin ngayong umaga. Medyo pa healthy effect tayo, tsaka may sasawan tayo. Hindi na wala yung sasawan, mga ka-behind, na ganyan. Na medyo po masili, maanghang. Tayo magagawa dyan. Nagbabawas na ako sa maanghang, mga ka-behind, kasi parang feeling ko pag kumakain ako ng ang maanghang, masyado ako naging energetic. Binabawasan ko naman, kaso nga lang okay pa rin. Tapos yung tokwa, mga ka-behind, ayan, kahapon kasi nakabili ako ng tokwa. Dati nagluluto talaga kami ng tokwa ng mga nakaraang buwan. Tapos sabi ko, mas nakatikim ako kahapon ng malalaking tipak. Ayan o. Kaya sabi ko, mga ka-behind, gusto ko yung malaking tipak din ng tokwa kasi mas masarap pala siya. Medyo crispy yung labas, pero yung loob niya malambot, mga ka-behind. At hindi ako mahilig sa mga pagkain na overcooked o sobrang saluto, mga ka-behind. Kaya ako talaga. Tapos pinakamasarap, mga ka-behind, magkamay lang daw kayo. Pinakamasarap, mga ka-behind, magkamay kayo. Kasi sabi ko sa mama ko, parang sa sunod, gusto ko din magpaluto ng isda. Nasa mga ka-behind na ngatong isura sa pato sa inyo. Parang gusto ko siya kasi ang sarap niya. Tapos meron siyang manti-mantika doon sa pinakabalat na malasa na malinamnam. Siyempre, titikman na natin ngayon, mga ka-behind, yung itlog naman ng ganito, no? Ating crossbreed kung ano yung lasa. Dapat lang, mga ka-behind, yung itlog. Oh my gosh, ayaw mag-focus. Mga ka-behind, kakain na muna tayo at may gagawin pa ako, mga ka-behind. Medyo busy ito ngayon kasi nagagawa ko ng maraming video, mga ka-behind, para sa mga susunod na araw tuloy-tuloy yung pag-upload ko ng video, mga ka-behind, at patungkol sa bibi at sa maraming bagay pa, mga ka-behind. Ganito na lang muna yung video natin ngayong umaga dahil mamaya lang, mga ka-behind, samahan nyo ako. Magpupunta naman ako sa isang kakilala ko. I-check ko lang, mga ka-behind, ista ko. Nabilenta ko nakalantos ng itlog, mga ka-behind. Pagkalipas lang po ng isang araw, mga ka-behind, ng itlog sam. Ay, mga ka-behind, sana okay din almusal nyo. Bigyan nyo pansin yung pag-almusal, mga ka-behind, kasi masarap yan yung pagkain. Gawin nyo relax. Medyo masarap sa pakiramdam. Saka na, mga ka-behind, sa panalim, mga ka-behind. Hanggang dito na ang video natin. Kita tayo, mga ka-behind,
mamaya sama kayo sa sasama ko kayo sa pupuntahan ko gamit yung video mga kabihain. At i-check natin yung stock ko na binenta ko. Kamusta yung pugad niya, kamusta itong mga kabihain. Salamat.